Yon mga kauragon, good morning. Ang ganda ng panahon, no? Subali, mag-aabang tayo ng ibon natin ngayon. Pang 10 training na nila. Subali, ang release point nila ngayon, Kawit, Cavite. Ang distance niya 75 kilometer. Subali, pinawalan yung ibon ng 6:30 ng umaga. Subali, ang oras natin ngayon is 6:49. Maaga pa naman mag-abang. Nga 7:20. Pwede tayo mag-abang. Ganda ng panahon, no? Ayun. Mamaya ulit. Bye! Mga idol, pwede na tayong umantabay sa mga ibon natin. Dahil ang speed ngayon, sa mga oras na to, nasa ano na lang? 1-2. Pa-1-1 na lang. Pwede na tayo mag-antabay sa mga ibon natin. Tignan natin kung mauuna ulit si Puti. Tapos isang training pa pag siya ulit na una. Puling na yan. O yun, antabay pa tayo. O yan guys, o. May kalapati. O. Wala naman akong ibon na ganyan. Bababa pa ata, oh. Bababa pa talaga. Lo. Oy, hindi kayo taga rito. Ayos yung dalawang yun, ah. So yan guys, bali ang oras natin is 7:37. 1-1 plus na lang yung speed. Tapos wala pa tayong ibon. Wala pa si Puti. Sana habang lumalayo, mas bumibilis pa siya. Itong dalawang to, oh. Oh. Grisel. Tapos brown. Pasabay itong mga to, ah. Oh. Oh. Oh, bababa pa talaga. Wala pa si Puti. Wala pa tayong pauwi. Ganda ng panahon, no? 1-1 plus pa naman yung speed. Ayos pa naman yan kung sakaling dumating ng ganitong oras yung ibon natin. Ayos pa yung speed nila. O yun, antabay pa tayo. Meanwhile, ito na guys, may ibon na tayo. Blue bar. Sino to? Parang yung naka-MM natin to, ah. Yun, no? Wow, ang ganda ng landing. Tingnan natin, tara. Sino yun? Ito, yung naka-MM natin. Lumalayo, parang siya yung bibilis, ah. Pasok, pasok. Huwag ka nang lalabas. Ayan siya. Inunahan niya si Puti, oh. Yung naka-MM natin yan, oh. Ayos, may isa na tayo. May speed na 1-1 plus pa yung speed niya dahil 7:43 na. Ayos. Ayun, antabay pa tayo sa iba. May isa na tayo. Iniwanan ng blue bar si Puti. Nagbago yung lipad ng mga ibon natin habang lumalayo. Yun guys, may pangalawa na tayong ibon. Namataan ko na si blue bar white flight cock. Asa na yun? Ito na, ito. Napasama dito sa grupo. Ang ibon kasi natin, dito lumalabas talaga sa north. Kaya dito na ako umaabang. Tama naman yung abang ko. Galing north talaga. Pero kung galing sana dito sa south, kung tumbok sana yung lipad nila, mabilis sana yung ibon. Kaso wala, eh. Para naghahatid pa ata yung ibon natin bago umuwi. Nagagaling dito, eh. North na to, eh. Dito sa likod natin, dito parte, south yan. Dito na naman ang galing yung naka-MM natin, yung blue bar na nauna. Pero nag 1-1 pa yung speed nun. Time check. 7:48. 1,000 na lang yung speed sa mga oras na to. Asa na yung si Blue Bar White Light? Nawala. Ayan na, ayan na, ayan na. Ang hilig kasi nito sumabay sa mga ano, eh, ibang ibon. Ayan na. Oh. Kanina pa yung kakalipad, oh. Oh.
Ang dalawa, tatlo na oh. Hindi naman atin yung brown na yan. Pangatlong ibon. Pero yung brown na yan, hindi atin yan. Yung blue, yan, yung blue bar lang. Yan. Baba. Oh. Tingnan mo, bababa pa yung dagit oh. Ang dami nating dagit ngayon ah. Tapos yung kanina, yung lumilipad kanina, nandun. Hindi pa umaalis. Nandun sa may ilalim ng kulungan. Nagkakain. Ayos, may dalawa na tayo. Ayan yung sumabay sa ibon natin. Oh. Hindi naman atin yan. Grisel. Tapos, ayun yung nauna kong ibon. Yung blue bar. Ayun. Tumatambay talaga sa labas. Ayan lang natin. Training pa lang naman yan. Eh. Tapos yung brown ito, nasa loob na ng kulungan. Ayos talaga ha. Swerte ng kulungan natin sa dagit. Ito na si Blue Bar White Flight Cock, second bird. Nasa loob na ng kulungan. Maganda pang puling to, kaso nga medyo mabagal. 1,000 na lang yung speed niya. Wala pa sila puti. Antabay pa tayo. Ayun guys, andito na si puti oh. Ayan o. Naiwanan siya ng halos 15 minutes. Ayan siya o. Pero contender pa rin siya umuwi o. Pangatlong ibon natin si puti. Ano? Pangatlong ibon natin si puti. Kaso nga lang wala na. Ang baba na ng speed niya halos ano na lang. 800 na lang. Ano? Okay, ronda pa puti. Ito na, ito na, ito na. Ayan. Ay pa bumaba. Malakas pa yung ibon. Ayun. Okay. Tignan natin. Ayan si puti oh. Oh ayan na oh. Diba? Parang pikit yung mata ah. Tapos yung grisel na yan. Hindi atin yan. Ewan ko kung kanino yan. Tambay-tambay. Pero yung brown, nasa loob na ng kulungan. Ito, oh. Itong brown, ito, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Yan. Ayan siya sa loob, oh. Mamaya ko na yan palabasin pagdating ng pagkumpleto ng ibon natin. Ayun, abang pa tayo sa dalawa. Tingnan mo yung grisel na yan, oh. Ito na si Blue Bar White Flight Hen. Ito. Wow, fresh from Kawit, Cavite. Buti pa kayo, nakakarating ng Maynila. Yung amo nyo, hindi. Ano, ang ganun na landing nyo. Oh. Whoop, bags. Ang galing. Isa na lang yung kulang natin, si Japan. Baka pumunta pa Japan yun. Ayun na, una nating ibon. Ayan, oh. Ayos, boy, ah. Paano kita ipupuling kung ganyan kalagi? Tignan natin si Blue Bar White Flight Hen. Ayan. Ay, pikit yung mata. Ano ba naman yan? Problema na naman to. Baba, baba. Pikit yung mata ni ano. Napaano na. Okay, isang ibon na lang yung kulang natin. Antabay pa tayo kay Japan. Pinakain ko yung dagit nating grisel oh. Kawawa naman. Hindi naman natin yan huhulihin. Pakakainin lang natin kasi nagugutom eh. Mamaya bubugawin natin yan. Yun, tabang pa tayo kay Japan. Wala pa si Japan. Naku po. Ayun si Blue Bar White Flight Hen oh. Pikit yung kabilang mata. Diba yan oh. Oh, pikit oh. Natuka na naman yan sa ano? Crits. Kawawa naman. Yung dagat natin na brown oh. Nanghihinga eh, nasa loob na ng kulungan. Alang niyang to. Ay, pati yung puti ko. Ano din yung mata oh. Wala. Kawawa. Puro tuka yung mata. Maya, ayusin natin yan.
Yun, sasabay pa tayo kay Japan. Ito. Si Blue Ball. M-M natin yan. Uy, ano ka? Ang gulo mo ha. So yun guys, bali hindi na natin naantayin ang pagdating ni Japan dahil may trabaho tayo. Bubuksan lang natin tong trapdoor, papasok din naman yung pagdumating. Pakakainin ko na muna sila. Update ko na lang kayo mamayang hapon pag nakauwi pa si Japan. Okay. Sana makauwi pa siya.